Ito na mga madam at mga sir, ang content na ito ay tungkol sa gustong magkaroon ng financer. Kaya kung gusto niyong magkaroon at isa ka doon, panoorin mo ito. Baka sakali lang na mayroon kang plastada sa mga sign na ito na sasabihin ko dyan sa area mo. Ayan, pinamagatan ko pala itong top 10 list joint venture exploration, at ngayon nandito na tayo sa pinaka top 9 double triangle sign and small waterfall, para ito sa mga gusto magkaroon ng financer na mga kasamahan natin. Ayan, at kung hindi pa kayo nakasubscribe sa YouTube channel ko, mag-subscribe kayo dyan mga katiits. Code Reader MMS, YouTube channel ko yan. At dito naman sa Facebook page ko, mag-like and follow kayo sa Code Reader Official, dahil dyan kayo nag-chat-chat pag may kailangan kayo sa akin. Huwag niyong kalimutan, dahil yung dalawa na yan ay magkasama yan. Ngayon, kung matatandaan ninyo mga katiits, ang pinaka-top 10 natin ay ito. Ayan, Old Ija Detachment Camp with History. May mga kasamahan tayo na nagpasa sa akin, siguro nasa mga 10 sila or mga 9 na grupo. Hindi ako makano, hindi ko lang nabilang. Basta hindi sila bababa na or hindi din lalagpas ng 10. Ang mga plastada nila or mga plastada ninyo sir, mga madam, na pinasa ninyo sa akin, medyo kawig naman, pero hindi talaga totally na perfect na halintulad dito sa plastada ng sinabi ko, or ginawan ko pa ito ng content para ipaniwanag sa inyo na maigi. Hindi talaga magkapareho. Pinasahan nila ako ng mga video, picture sa lugar, pero hindi patag ang harapan sa sinasabi kong dito banda sa east ay paakyat, sa west patag, hindi bababa yan ng 10 hektarya or 5 hektarya na sobrang patag kung saan dyan nagkampo ang mga Japanese Imperial Army noong World War II. Kaya wala pa akong nakuha na mga kasamahan natin na nagpasa na pasok dito. Ayan mga katits, kaya dito na tayo sa pinaka top 9. At kung isa ka rito sa gusto mo magkaroon ng financer at may ganito kang sign sa area mo, sundan mo ang sasabihin ko, dahil malaking tulong ito para sa inyo. Ayan, at bago natin umpisan mga katits, mag-intro muna tayo. Let's do this! Okay, mga sir, mga madam, umpisahan na natin. Ngayon, bakit ko ito nasama ang double triangle sign and waterfall sa pinaka top 9 list natin? Dahil may pinagbasihan ako sa ganitong plastada kung saan nakuhaan ang target mga katiits. At yun din ang hinanap natin. Bali, dalawang area yon, isa dito sa Luzon at isa sa Mindanao.
kung sakaling may ganito kayong plastada mga katiit sa area ninyo, or may sign kayo na double triangle tulad nito, zoom in. Ayan, unang triangle malaki, sinundan sa maliit na triangle. Ngayon ini-edit ko lang para maintindihan talaga ninyo. Ilipat natin dito. Ayan, tulad nyan, zoom in. Ayan, bali yung isa malaki at yung isa maliit, kung saan ganito ang pagkaplastada niya mga katits. Zoom in natin uli ang triangle dahil ito ang pinaka mahalaga sa lahat na naka engrave. Double triangle sign, naka engrave, at ayan siya. At dito siya nakaturo sa mismong gilid ng waterfall na may taas na 6 feet. Ayan mga katits. Ganyan ang plastada na hinahanap ko. Dapat kung may ganito kayong plastada mga katits, pasok dito sa ginawa kong illustration. Kahit hindi man ako masyado magaling mag-drawing, pero sana maintindihan ninyo ang ginawa kong ito. Dahil para sa inyo to. Pansinin maigi, pang-pang or bangin, ibig sabihin dito banda yan. Hanggang dito, pang-pang o bangin. Maliit na sapa, ayan, ito yung pinakamaliit na sapa niya. Papunta dyan. Pagdating dyan, nandyan babagsak ang tubig, kaya ang tawag dyan ay waterfall na may taas na 6 feet lang. Bago babagsak ang tubig pababa, papunta dyan, sa taas niya may batong malaki. Ayan, malaking bato. Kung saan ganito talaga ang plastada mga katits. Ayan, dito yung batong malaki, andito siya. Ngayon ang pinaka direksyon niya sa kumpas, itong sign na ito, nakaharap ito sa east side pero medyo dapless. Palagay lang natin 81 degree. Ayan ang pinaka sintering bearing ng sign niya kung saan siya nakaharap. Kung dito naman tayo magkumpas sa sapa, dahil ito yung pinaka division landmark niya, ang bato pumapanig sa south side, at dito sa north side ay dry at patag. Hindi naman kalakihan na patag, parang style din sapa din, pero ang plastada niya pang pang bangin dito. Sa kabilang side patag, pero 1/4 hectare, ganun lang kalaki ang patag nito. Dahil alam naman natin gilid yan ng sapa. Pagkatapos dito ang west, kung saan sumabay siya sa daloy ng tubig. East, west, north, south. Yan ang pinaka buong plastada dito sa illustration na ito, kung saan yun ang hinahanap ko. Kung may ganito kayong plastada mga katits, tulad nyan, yan yung east, west, north, at saka south. Tapos nandito sa likod ng babae ang pinakabagsakan ng waterfall. Tulad nito yan. Kumbaga ito na yung pinakalikod ng babae. Dito. Tulad nyan, ganito. Kung may tapos nandito yung batong malaki sa taas, tapos may tawag niyan na naka-engrave na triangle na dalawa, isang maliit at isang malaki, at dito nakaturo sa pababa. I-chat ninyo ako mga katiits, dahil pag-usapan natin ang area mo. Kung saan ka man, Luzon, Visayas or Mindanao. Dahil kung papasa ito sa akin, ilapit natin sa financier nang sa ganun ma-operate ang area mo kung may ganito kang plastada. Yan mga katiits. Kung hindi mo pa naintindihan ang unang panood mo, ulit-ulitin mo lang, makuhanan mo talaga ng punto kung ano ang ibig kong sabihin. Dahil dapat hindi tayo magkamali sa ganitong operation, lalo na pupuntahan na ni financier. Alam niyo naman mga katiits,
kailangan talagang salain ko ng maigi. Kung hindi nyo pa napanood yung una kong content, nasabi ko na yon na kailangan ko talaga salain ng maigi. Nakahawig talaga sa ginawa kong illustration na ito. Ayan mga katiits. Okay, maraming salamat sa inyong lahat. Sana mayroon kayong ganitong plastada mga katiits na sign. May kasama pang waterfall. Nang sa ganon, may operate natin ang area mo. Ulitin ko ulit, maraming salamat sa inyong lahat. And God bless. Sana mayroon kayong plastada na tulad dito sa ginawa kong content na ito. Thank you mga katiits.